Ngayon po kaibigan, yung pong ating datos ng ating palayan ngayon ay ika 85 days po siya. So nandito na po tayo sa milk stage na po. Check po natin yung ating mga pilapil, baka sa sobrang tubig, dumapa naman yung ating mga palayan. So kailangan lang po pagka 85 days, minimum lang po yung ating water. So kailangan po ay nasa mga 3 inch lang po ang kanyang tubig sa pinitak. So yung iba po patataponin natin, hayaan na natin tumapon gawa ng pag medyo maraming naman tubig, sobra, yung palay po natin ay dadapa po siya. Kaya magbabawas po tayo ng tubig sa pinitak. Tara! NSIC RC222. Yan po ang ating variety ng ating palay. So ito po kaibigan, makikita po natin, yung pong pinitak natin ay medyo maraming laman ng tubig. So ulitin ko po, ika 85 days po ngayon ang ating standing ng palay. So kailangan po magbabawas po tayo ng tubig. Ito po, nakikita po ninyo sa pinitak or sa pilapil, gumawa po ako ng overflow po dito. Pag marami na po yung tubig dito sa kabilang pinitak, automatic po siya, magbabawas po siya papunta dito sa kabilang pinitak. Yung laman naman po dito ng tubig sa kabilang pinitak naman, doon naman po tatapon. So ganun po ang ating pamaraan dito sa ating palayan. Mientras kasi po tumataas ang edad ng ating palay, lumilintog, bumibigat ang mga butil. So ika 95 days po to 100, muli po tayong magbabawas ng tubig. Pabawas ng pabawas hanggang umabot sa 100 days, talagang i-drain na po natin lahat ng tubig sa pilapil para pag-harvest po niya ay mas tumigas or matigas ang lupa. Hindi maputik po, hindi malalim ang daan ng harvester. Yan po. Ito po kaibigan, meron po tayo nakitang dalawang alitanya. Ayun o. Ayan po nasa ng palay. Alitanya. Ayun pa isa. Pupokus natin. Ayun o. Hindi gano'ng ma-focus ng maganda eh. Pero ayun po siya, kitang-kita natin. Ayun. Yung isa, yun nagtago. Ayun isa. Ayun, lumipad. So ito po yung aking sinasabi na malagatas dito sa ating butil ng palay or yung tinatawag na nasa milky stage na po siya. So kukuha po ako ng isang butil. Ito po. Kukuha ko ng isa. Doon po sa dulo, kung mapapansin po ninyo, sa dulo ng ating butil ng palay, piniga ko po ito, may lalabas na kulay puti. Ayun o. Kulay puti. Isa pa. Kukuha ulit ako. Pipigain ko ulit. Ayan. Sa dulo. Ayan. Kaya dapat po ating pumpuksain yung pong mga rice bag gamit ang diskarte gawa ng planter's product. Diskarte 2.5 EC insecticide kaibigan. So ito yung nga nirekomenda sa atin ng ating kaibigan, technician ng planters na si Mr. Ryan Pangilinan Idago ng planters. So ito po kaibigan ay pamuksa para sa rice bag or tinatawag na alitanya. So pwede po tayo mag-cocktail kaibigan ng powder fertilizer 0061 potassium. Kulay white po ang kanyang powder. At ganun din po ang Polymac Sugar Bee
phosphorus, potassium, with boron. So ito po kaibigan, kulay white din. Kailangan na kailangan din po ng ating palay, pamparami ng bulaklak, pamparami ng bunga, pampalintog ng bunga kaibigan. Huwag po natin kalimutan, dito po sa ating palayan, pagka milky stage or 85 days na po ang ating standing ng palay, ay tayo po ay magbobomba ng panlaban sa alitanya kaibigan. Inuulit ko lang po, milky stage po, kailangan po natin magbomba panlaban sa alitanya. Kasi po sisipsipin po niya yung ano, yung laman ng ating palay o no, butil ng palay. Ika 85 days. Sana po kaibigan inyong nagustuhan ang aking munting video na aking ginawa sa larangan ng agrikultura. So sa next video kaibigan, yung pong ating pag-harvest naman ang aking iba-vlog. Muli niyo po akong samahan. So magandang umaga at isang magsaganang ani.